Tayo pong lahat ay manalangin. Aming banal at mahabagin na amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami po ay mga lumakad sa kasalanan sa pamamagitan ng paglayo sa iyo, Panginoong Diyos, at kami ay iyong mga kaaway dahil sa aming masasamang mga gawa. Ibinigay mo, Panginoong Diyos, ang iyong habag sa amin at ang Panginoong Hesukristo ang tumanggap ng sumpa at kahatulan sa halip na kami, kinahugasan ng aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo sa kanyang pagkamatay sa krus. Salamat po sa dakilang biyaya na nagligtas sa amin na wala po kaming anumang ginagawa upang hindi na po kami tumanggap ng anumang sumpa at kahatulan. Sa oras na ito, kami po na naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa pagtulong niyo po na matutunan namin ang salita at magkaroon kami ng fellowship sa pamamagitan ng pagtitipo ng sama-sama sa iyong harapan. Sa sandaling ito, naniniwala po kami na kasama ka po namin, Panginoon. Lahat po ng mga churches sa aming bansa at maging ang maraming churches sa buong mundo, lahat ng mga brothers at sisters ay nangangaral ng ebanghelyo sa pamamagitan ng pag-iingat sa kanilang pananampalataya sa kabila po ng iba't ibang mahihirap na sitwasyon. Kaya pakiusap, ingatan at pangunahan mo po sila sa kanilang buhay at naway makapamuhay ng karapat-dapat sa buhay na nangangaral ng ebanghelyo sa kabila ng mahirap na sitwasyon bilang iyong mga banal na anak, Panginoong Diyos. Bigyan po sila ng masagana ng inyong biyaya, ng salita, at ng kapangyarihan ng Espiritu. Lagi po kaming may kakulangan at mahihinang, Panginoon. Ngunit ikaw po ang namamahala sa aming mga kahinaan at hinahawakan kami, nangunguna sa amin sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang mga kamay. Sa oras na ito, nagtitiwala po kami sa mga kamay ng iyong biyaya, Panginoong Diyos. Pakiusap din po, pagalingin niyo po ang mga may sakit at ipahintulot niyo po ang sapat na biyaya sa mga tinutukso at sa mga nasa kahinaan upang walang sino man ang matisod. Sa Panginoon na nagbibigay sa amin ng kinakailangang salita ayon sa panahon at tinuturuan kami sa dapat naming gawin. Sa oras na ito, naway ipaunawa mo po sa amin ang banal na kalooban na nais ihayag ng Espiritu Santo. Pakiusap, bigyan mo po ng sapat na biyaya ang lahat ng mga banal na nakikinig ng salita, maging ang mga nakikinig online. Naway magkaroon kami ng karunungan at katapangan na malaman ang iyong kalooban, Panginoong Diyos. At naway ipahintulot mo rin po sa amin ang kapangyarihan na makasunod sa iyong kalooban, Panginoong Diyos. Sa oras na ito, nagtitiwala lang po kami sa Espiritu Santo sa kanyang pangunguna sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po. Ngayon buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 5. Efeso chapter 5. Mula verse 14 hanggang verse 18. Babasahin ko po. Mula verse 14 hanggang verse 18. Efeso chapter 5, verse 14 hanggang 18. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Sa balita po kaninang umaga, sinabi po na lagpas 3 milyong katao na po sa buong mundo ang namatay dahil sa COVID-19. At ang sakuna'y nagpapatuloy at hindi po tumitigil.
Kahit na ganoon po ang sitwasyon, ang mga churches naman po natin sa ating bansa, maging ang ating maraming mga churches sa buong mundo, ay naghahanap po ng salita, nananalangin at masipag na nag-i-evangelize. At marami pong mga tao ang naliligtas. Kaya lubos po akong nagpapasalamat tungkol dito. May mga banal na sumunod hanggang sa kamatayan sa pamamagitan po ng pagpapatutuo sa Ebanghelyo, matapang nila itong ginawa sa kabila ng malaking kapagitaan noong unang panahon. Sa tingin ko po, ang tunay na pananampalataya na sumusunod at nagtitiwala sa Diyos ay nahahayag sa kapigitian at paghihirap kaysa sa komportabling sitwasyon. Maari tayong mabuhay ng mabuting buhay Kristiyano sa anumang sitwasyon dahil kasama po natin ang Panginoon. Ngunit nais natin na ibigay sa atin ng Diyos ang huling pagkakataon na mangaral ng Ebanghelyo sa mga nawawalang kaluluwa upang mas marami pong kaluluwa ang maligtas. Ang tiyak na nalalaman natin ay wala na po talaga tayong sapat na panahon upang ipangaral ang Ebanghelyo. Kasabi sa 2 Pedro chapter 3 verse 12, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos. Sabi sa banal na pamumuhay at pagiging maka-Diyos, ito po ay habang papalapit na ang araw. Sa John chapter 9, may sinabi doon na gawin ang mga gawa samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na wala tayong magagawa. Mas alalahanin po dapat natin ang salita ng Diyos. Kung titignan din sa 1 Peter chapter 4 verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Kaya ang salitang ito ay mas bago. May simula ang lahat ng mga bagay at may wakas din ang lahat ng mga bagay. May iba't ibang mga sakuna at tanda bago ang katapusan ng lahat ng mga bagay. Ngunit ang mga tanda ay nagaganap po sa ating panahon. Kaya kailangan po nating sikaping mabuhay bilang isang Kristiyano sa pamamagitan ng pagiging matino at mapagbantay sa ating mga panalangin habang nakikita nating papalapit na po ang araw. Kaya sabi po dito na kayo'y magpakatino. Ito po ay dahil maraming mga tao ang hindi matino habang papalapit na po ang katapusan ng panahon. Ang mga puso ng tao sa mundo ay kinukuha ng walang kabuluhang mga bagay sa mundong ito at wala silang panahon na pag-isipan kung ano po ang halaga ng buhay. Wala silang panahon na alamin kung ano ang layunin ng buhay, kung ano ang pag-asa, dahil napakabilis na lumilipas ang panahon. Tunay po na si Satanas na otoridad ng sanlibutang ito ay hinahawakan ng kanilang puso upang hindi po nila makilala ang Diyos, upang wag nilang maunawaan ng katotohanan, at upang wag silang maligtas, at inuudyukan niya ang mga taong mabuhay sa pamamagitan ng paghahanap sa mga walang kabuluhang mga bagay sa harap ng kanilang mga mata. Kaya sa tingin ko po, dapat tayong mabuhay ng karapat-dapat na buhay bilang mga anak ng Diyos dahil ang mga Kristiyano ay inihiwalay mula po sa kanila sa sanlibutang ito. Kaya nga po, patuloy po nating pinag-aaralan ang sermon patungkol sa mapuno kayo ng Espiritu tuwing umaga po ng Linggo. Subalit may ilang mga tao po na nagsasabi, narinig na namin ang tungkol dito. Papakinggan ba namin uli ang parehong salita? Dahil nga sa pareho ang pamagat ng aking sermon. Ngunit, kailangan nating makinig po ng paulit-ulit hanggang sa maiukit po ito sa ating mga puso at buhay. Alam niyo po, mayroon pong isang sikat na ebanghelista sa Britanya. Siya po si George Whitefield. Siya po ay nangaral ng Bible seminar sa maraming mga tao noon. At lagi po niyang binabasa ang talata sa John chapter 3 verse 3.
Sabi niya, malibang ang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kahit magkakaiba ng kaunti ang kanyang mga sermon, ipinangaral niya sa kanila na kailangan nilang maipanganak na muli. Kaya nga, ang mga pastor na gusto siya ay sinabi sa kanya, laging parehong paksa ang ipinapangaral ni Pastor Whitfield. Kaya binisita po nila si Pastor Whitfield at sinabi nila, Pastor, gusto po namin mapakinggan ang ibang mga bagong mga sermon. Subalit sumagot po siya, sige, oo, gagawin ko iyon, pero kung naipanganak na kayong muli. Dapat kong ipangaral ang tungkol sa paksang maborn again hanggang sa talagang maborn again na kayo. Tama po ito. Anong pakinabang kung ang salitang ipanganak na muli ay nawala? Kahit maganda po yung paksa, walang kabuluhan kung hindi po sila naipanganak na muli. Kaya dapat niyang ipangaral ang paksang maborn again hanggang sa maingatan ito sa kanilang mga puso at isipan. Tayong mga Kristiyano po ay pareho din. Yung mga hindi po ligtas na tao ay dapat na patuloy na nakikinig sa salita, especially sa paksang ang tao ay dapat na maipanganak na muli. At ang mga ligtas na tao na po ay dapat ding makinig sa salita tungkol po sa kung paano mabuhay bilang mga mabubuting Kristiyano hanggang sa maiukit ito sa kanilang mga tenga, hanggang manakit ang kanilang mga tenga. Kaya nga po nabanggit ko po dati sa inyo ang tungkol dito. Sa Biblia, sa 1 Korinto, chapter 3, simula po verse 1 hanggang 3, sinabi ni Apostol Pablo sa mga banal na nasa iglesia ng Korinto, sabi niya, sapagkat kayo ay makalaman pa. Ibig sabihin ng pa, matagal na silang naligtas ngunit tulad pa rin po sila sa mga sanggol. Kaya ang ibig sabihin ng salitang kayo ay makalaman pa, ay wala pa sila sa hustong gulang. Hindi pa lumalago kahit na isinilang sila bilang mga anak ng Diyos. Bilang isang sanggol, nakahiga sila sa kama at doon dumudumi at umiihi. Pero di nila alam ang kahihiyan o ang daan na kanilang nilalakaran. Kaya nga tulad po sila sa mga sanggol. Dapat po silang patuloy na lumalaki. Ang mga magulang at ang ibang kapamilya ay nasisihan kapag maayos na lumalaki yung anak o yung bunso. Noong naligtas po tayo, nalugod po talaga ang Diyos. At ang mga anghel sa langit ay sama-sama rin pong nagpuri. Nalulugod din po tayo kapag ang isang makasalanan ay naligtas. At pagkatapos, ang tao pong naligtas ay dapat na patuloy na lumalago bilang anak ng Diyos. Kung hindi po siya lumalago, hindi siya mabubuhay ng karapat-dapat na buhay Kristiyano. Kaya kung ang sanggol ay hindi lumalapke at patuloy pa rin gumagapang lang, dumudumi kung saan-saan at hindi nahihiya at kinakain ng anumang madampot, hindi po dapat ganito. Lumalaki siya dapat upang maging karapat-dapat na may tao pong katangian. May limitasyon ang paglaki po ng ating katawan, ngunit ang paglago ng ating pagkatao ay dapat na magpatuloy at hindi po tumitigil. Kaya may proseso. Dapat patuloy po tayong lumalago. May isang tao na nasa hustong gulang, ngunit ang kanyang mga katangian ay gaya sa isang bata. Kaya sabi ng kanyang mga magulang, kapag nakikita nila ang kanilang mga anak na nagiinisan o nag-aasaran, sabi nila, kailan kaya siya lalaki? Kaya nag-aalala at di po sila komportable dahil ang kanilang mga anak ay hindi pa rin makontrol. Alam nyo, masigit po sa mga magulang, masigit ang puso ng Diyos. Nalugod ang Diyos noong naligtas tayo, pero kung hindi tayo nabubuhay bilang mabubuting mga anak ng Diyos sa mundo, kung wala pong paglago, naghihinagpis at talagang malulungkot din po ang Diyos. Kaya dapat po tayong mabuhay ng karapat-dapat na buhay bilang mga anak ng Diyos. May mga Kristiyano na lumalago sa tamang pananampalataya. Pagkatapos po, hindi na po sila makalaman.
Nasa espiritu sila at hindi na sa laman. Sila ang mga tinatawag na espiritual na Kristiyano. Ngunit ang mga banal sa iglesia po ng Korinto, bagaman matagal na po silang naligtas, ipinagyayabang nila ang mga taon ng kanilang kaligtasan at maging ang mga kaalaman nila sa Biblia. Ngunit ang kanilang maling pagmamataas ay pumasok sa kanilang mga puso. At bilang resulta, hinatulan nila ang ibang mga banal, maging si Apostol Pablo po. Kaya nga, ibininyag ni Apostol Pablo ang kanilang pagkakamali. Sinabi niya, sapagkat kayo ay makalaman pa, sapagkat habang sa inyo may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo makalaman? At kayo lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Kaya may mga moral din po silang kasalanan. Kaya binalaan po sila ni Apostol Pablo tungkol po dito. Ito po ang nilalaman ng unang sulat ni Pablo para po sa mga taga-Korinto. Ipinadala niya ang salita sa iglesia ng Korinto upang magsisi po sila. At talaga pong binago nila ang kanilang maling buhay. Pagkatapos noon, ipinadala naman niya ang ikalawang mensahe, ang ikalawang sulat para po sa mga taga-Korinto. Kaya ngayon, paano po ang ating buhay Kristiyano? Ano ang tingin niyo sa paglago ng inyong pananampalataya? Hindi totoo po na ang pananampalataya ay mas magiging mabuti dahil matagal na tayong naligtas. May proseso po ng paglago ng pananampalataya. Kahit na naligtas na ang isang tao, ngunit kung ang kanyang pananampalataya po ay hindi lumalago, makalaman pa rin po siya. Kaya nga po, patuloy ko pong sinasabi ang mga bagay at pareho po ang aking sinisermon sa inyo. At ngayon, dito sabi ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Efeso, dito sa chapter 5 verse 14, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Efeso chapter 5 verse 14. Sa paningin ng Diyos, may dalawang uri po ng tao, ang patay at ang buhay. Ang patay ay ang mga buhay sa laman. Sila'y magaganda, may mataas na pinag-aralan, may mabuting posisyon, may maraming pera sa lipunan, ngunit hindi po sila ligtas, kaya sila ang mga patay sa mata ng Diyos. Sa Efeso chapter 2 verse 1, kayo nuoy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang mga patay ay maaaring mabuhay kapag sila po ay naligtas. Sa ngayon, maraming mga pelikula po tungkol sa mga zombies. Sila yung mga patay, ngunit naglalakad sa nakakatakot po na anyo. Kung ang mga zombies ay naglalakad sa harapan natin, gaano nga po ito nakakatakot? Sa harapan ng Diyos, ang mga anyo ng mga taong diligtas ay gaya po ng mga zombies. At pagkatapos, ang mga taong naligtas ay may buhay. Ang mga diligtas naman, sila po yung patay. Kaya may buhay at mayroon pong patay. Sa Revelation chapter 20 verse 12, sabi, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Ang mga katawan ay patay at ang mga kaluluwa ay patay. Hindi sila naligtas at ang kahatulan ng Diyos ay darating sa kanila. Sila ay hatulan ayon sa kanilang mga gawa at magtutungo sa kanilang ikalawang kamatayan. Yun po yung impyerno. Ang taong ligtas ay ang may buhay na umalis mula po sa mga patay. Kaya nga po dapat silang mabuhay gaya ng mga buhay. Ang taong ligtas ay inilipat sa buhay mula sa kamatayan, kaya nabubuhay na sila, nakakatayo at nakakalakad. Mula patay, nabuhay, nailipat na. Halimbawa, kung ang isang taong nakalubog sa tubig, niligtas siya mula po sa tubig. Pero pagkatapos siyang maiahon at mailigtas, nakahiga pa rin po siya at hindi siya gumagalaw. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Isa sa dalawa lamang po. Una, maring siya ay patay na. At ang ikalawa, ay wala siyang ulirat, na koma. Parang naging lantang gulay. Hindi po ba ito isang problema?
Kung naligtas na po kayo, dapat na kayong mabuhay bilang isang Kristiyano. Ang mga diligtas ay hindi ito magagawa dahil wala pang ang buhay ng Diyos sa kanila. Subalit dapat natin silang tulungan na maligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ng pag-ibig ng Diyos. Kapag naligtas na kayo, may proseso po talaga ng paglago ng inyong pananampalataya. At di kayo dapat mabuhay ayon sa inyong laman o yung katawan, kundi ayon na po sa Espiritu. Ngunit ang ibig sabihin ng ikaw na natutulog, ang taong natutulog dito ay buhay. Kailangan bumangon siya mula sa mga patay. Kung natutulog ka dahil sa sobrang pagod ka, minsan nakakatulog. Narinig ko po ang isang kwento patungkol po sa isang tao, isang sundalo, sa isang mahabang digmaan. Sa digmaan nilalabanan niya ang mga kalaban sa harapan. Nakikipaglaban sa loob siya ng hukay. At napapatay ang mga katabing kasamahan niya. Pero pagod na po siya. At di po siya nakatulog ng ilang mga araw. Kaya natulog siya at nang magising siya, may mga patay na tao sa tabi niya. Kaya anong ginagawa niya? Matutulog pa po ba siyang uli? Kailangan niya pong bumangon. Maring sabihin, nasaan ako? Anong ibig sabihin po ng gumising ka? Ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay. Ibig sabihin, ligtas na ako pero natutulog ako. Nakatulog ang aking pananampalataya. Ang taong natutulog, hindi niya alam kung nasan siya. Hindi alam ng taong natutulog kung anong oras na. May ilang nga na gumagawa ng ibang mga bagay sa gabi at oras na upang magtrabaho pero natutulog lang siya na di niya alam na yung trabaho o time na po, panahon na upang gawin niya yung dapat niyang gawin. Maging sa mga kawikaan, maraming sinasabi tuon tungkol sa taong natutulog. Kung titignan sa Kawikaan 24, verse 33 hanggang 34, kaunting tulog, kaunti pang pag-idlip, kaunting paghahalukip-kip ng mga kamay upang magpahinga, at darating ang iyong karalitaan na parang magnanakaw, at ang kahirapan na parang taong may sandata, natutulog. Maging ang mga tao sa mundo ay maaaring magsabi na ang isang taong naging tamad ay isang taong natutulog din. Ang taong ligtas ay natutulog kung hindi siya nakakapamuhay ng karapat-dapat bilang isang Kristiyano. Ang natutulog na tao, di niya alam kung nasaan siya. Di niya alam kung anong oras siya gagawa o kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya habang nagpapagalagala siya sa kanyang panaginip, nananaginip siya na magiging mayaman o di kay mahirap na tao, isang kakaibang panaginip. Kaya gumising ka mula sa iyong panaginip. Ang gayong tao ay nagpapagalagala sa kanyang panaginip dahil sa walang kabuluhang mga bagay sa mundo, sa kanyang mga pantasya. May ilang tao nga nakakita ng isang taong mayaman at iisipin nila, kailan kaya ako mabubuhay ng gaya niya? Lahat ay dapat magtrabaho ng mabuti at mabuhay. Sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho ay huwag din namang kumain. Dapat na magtrabaho ang mga tao. Pero ang mga tao na ayaw magtrabaho, ganito ang isip nila. Paano ba ako mabilis na magkakapera? Dapat ba akong mandaya? Magnanakaw ba ako? Magbibenta ba ako? Marami pong mga taong ganyan ngayon. Gusto ng ilan ng madaling kumita, yung madali ang pagkita ng pera. Isa itong panaginip, isang pangarap lang po. Kaya gumising kayo sa inyong mga panaginip. Maging ang mga ligtas ay hindi dapat na magpagalagala sa ganong mga panaginip. Gusto kong gawin ang lahat ng mabubuting mga bagay sa mundong ito. Isa po itong panaginip kung gusto mong pang gawin yung mga kung ano-anong bagay. Ano ang inyong panaginip na magpakailanman? Magigising kayo pagkatapos ng ilang saglit. Kaya gumising kayo at babangon kayo sa pagkagula. Ang Panginoong Hesus, nung huhulihin na po siya ng mga taong gustong dumakip sa kanya noon, bago po siya arestuhin at ipako sa krus, ang mga alagad po ay talagang natulog. Nakatulog po sila sa gabi. Kahit na sinabihan niya sila ng 3 beses, makipagpuyat kayo sa akin. Subalit ang mga alagad, talaga pong malalim ang kanilang pagkakatulog. Kasi sinabi ni Jesus na malapit na ang katapusan. Sa Matthew 26 verse 46 sabi, bumangon kayo, lumakad tayo. Sumama ba ang mga alagad kay Jesus?
Noong tinapat sila ni Jesus, silang lahat ay umalis papalayo. Hindi sila makakasama, silang mga natulog o natutulog. Kaya nga dito sa Efeso chapter 5 verse 14, sabi, gumising ka. Ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay. Sino ang tinutukoy sa salitang ito? Ito ang mga salitang sinabi sa mga binuhay at naligtas na tao. Pinapabangon at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Sa umaga po, ang sikat ng araw ay pumapasok sa bintana at nagliliwanag sa ating mga mukha. Ngayon, ano ang sinasabi nito? Para niyang sinasabi, hoy, gising na. Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Hindi na oras ng pagtulog. Oras na upang gumising. Sabi dito, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Ang salita na ito ay maliwanag. Gawin ito sa liwanag. Ang taong natutulog ay nagpapagalagala po talaga sa dilim. Kaya dito sa Efeso chapter 5 verse 15, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi nabubuhay ang mga Kristiyano sa kaginhawaan, na gaya ng nakikita nila sa ibang tao sa sanlibutan, na gaya ng ihip ng hangin, galaw ng alo, na nakadepende sa kanilang pakiramdam. Dapat mong bigyan pansin kung paano ito gawin. Kayo po, ano ang idinadalangin nyo paggagising po ninyo sa umaga? Dapat po kayong manalangin. Diyos, salamat sa pagpapahintulot nyo po sa akin ngayon na manalangin na may malusog na pangangatawan. Dapat po kayong magpasalamat araw-araw na kayo po ay buhay. May bagay akong dapat na gawin sa araw na ito, kaya't narito pa rin ako. Kaya pakiusap mabuhay nawa ako na may karunungan, na hindi ayon sa aking kalooban, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi dito, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Ilang mga salita ang naroon tungkol sa mga dapat nating gawin sa tuwing pinag-aaralan po natin ng Biblia. Gawin kung ano ang sinabi ng Diyos. Huwag gawin ang sinabi ng Diyos na huwag gawin. Dapat nating malaman kung saan nalulugod ang Diyos. Subukang gawin ang kalugod-lugod sa kanyang kalooban at bigyan pansin po dapat natin kung paano ito gagawin. Dapat ko ba itong isa pamuhay na gaya ng tao sa sanlibutan na hindi iniisip ang tungkol dito? Kaya nga, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Ngayon, ano po ang karunungan? Sabi kasi dito, kundi gaya ng marurunong. Ano ang marurunong o karunungan? Isang karunungan na malaman ng kalooban ng Diyos at mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga bagay na nalalaman natin tungkol sa Biblia ay kaalaman. At ang karunungan ay ang mabuhay ng ayon sa salita sa ating tunay na buhay. May mga taong napakaraming kaalaman, ngunit iba, yung iba po ay walang karunungan. Ang mga salitang iyon ay hindi nagagamit kasi sa kanilang buhay. Iyon ay patay na kaalaman kung gayon. Tama po ba? Kaya hindi gaya ng mangmang, kundi gaya ng marurunong. Kung wala kang karunungan, sinasabi ng Biblia sa iyo na manalangin ka sa Diyos. Manalangin upang malaman ang kalooban ng Diyos. Pag-aralan ng Biblia upang malaman ang kalooban ng Diyos. At pagkatapos, kapag naunawaan mo na ang kalooban ng Diyos, isang karunungan ang isabuhay mo po yung salitang nalaman mo. Kaya nga sa awit 119 verse 133, gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang kasamaan. Ang mga hakbang ko, sabi niya, gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa aking ang kasamaan. Pakiusap, gabayan mo ang aking hakbang paunti-unti tungo sa Panginoon. Yan ang gusto niya. At sa Psalm 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Maging sa awit 32 verse 8, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Kaya itinuturo niya ng Diyos sa atin ang dapat na daan na dapat nating lakaran. Ngunit matututo lamang ba tayo at hindi gagawa? Kapag ganun, ito po ay pagbaliwala sa salita ng Diyos. Kaya nga, hindi gaya ng mga mangmang kundi gaya ng marurunong na sinasamantalang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama.
ang mga araw po ay masasama. Nakasulat po ito sa Galatians chapter 1 sa verse 4 upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masasamang kapanahunan. Sa kasalukuyang masamang kapanahunan, ibig sabihin baluktot na lahi. Sinabi po noon na iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Yan ang sabi sa Gawa chapter 2 verse 40. Ang lahat ng tao ay ginugugol yung kasamaan sa kanilang oras. Ang panahong ibinibigay sa atin ay karugtong ng buhay. Ang panahong ibinigay sa akin, ang pagsasamantala sa panahon, ay nangangahulugang gamitin yung oras upang gawin ang kalooban ng Diyos sa panahong iyon. May isang tao po na binigyan ng pera. At pagkatapos nagsimula siyang uminom, gumawa ng masasamang bagay, nakisama sa mga masamang kaibigan. Ang taong iyon ay talagang isang baliw. Ang oras kasi ay mas mahalaga kaysa pera. Ang oras ay mismong buhay. Kaya paano mo ginagamit ang iyong oras? Ito ang ibig sabihin ng pagsasamantala ng panahon. Dapat po nating samantalahin ang oras araw-araw upang magawa ang kalooban ng Diyos. Ano ang idinadalangin mo pagkatapos ng buong araw at bago ka matulog? Nagbabalik tanaw po ba kayo? Sinasabi niyo ba, Diyos, iningatan niyo po ako at tinulungan niyo po ako ngayon? Kaya dapat tayong magpasalamat sa paggawa ng kalooban ng Diyos at sa kabilang banda pang hinayangan at pagsisihan ang mga hindi paggawa ng kalooban ng Diyos. Kaya nabubuhay ka ba lamang na hindi man lang nag-iisip? Kaya sabi, hindi gaya ng mangmang kundi ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Sabi pa po dito, kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Isang kahangalan ang mabuhay na hindi inaalam ang kalooban ng Diyos. Isang taong may karunungan ang malaman naman ang kalooban ng Diyos at kung isinasabuhay niya po ito. Kaya sabi, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Sinabi ko po ito noong nakaraang linggo, na huwag kayong magpakalasing sa alak. Kalukuhan po ang paglalasing at hindi ito matino. Isang kalukuhan po ang pagsusugal at paggawa ng masasamang bagay at gawin ng lahat ng bagay na may mahalay na pagnanasa. May ibang mga Kristiyano, sila po ay naglalasing. Kung gayon, wala po sila sa katinuan. Sila ay mga disente ngunit nawawala sila sa katinuan kapag nalalasing sila. Nagsasalita sila ng pabalang, sinasaktan ng kanilang pamilya, gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. Meron silang dakilang katapangan kapag lasing. Nahuhuli sila ng alak. Sa Lucas chapter 21, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito, sabi po. Lucas 21 verse 34. Ang puso ay nagumon sa katakawan, kalasingan at mga alalahanin ukol sa buhay. Gaya po ng taong walang pakialam sa kasalanan, kapag nagiging mapuro lang kanyang puso, hindi na niya nauunawaan ang kalooban ng Diyos. Nabubuhay lang sila para sa maginhawang buhay o kaginhawaan nila. At wala silang pagsisisi. At biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag, sabi po. Alam niyo po, upang makahuli ng daga, naglalagay po sila ng sesame oil sa karne at inilalagay ito sa panghuli ng daga. Kapag naamoy na po ng daga, lalapitan niya ito, didilaan ito at kakainin. At kapag tumakbo na siya, doon na siya mauhuli at mamamatay. Ang mga taong ligtas ay hindi na mapupunta sa impyerno. Ngunit may ibang seryosong mga bagay. Dahil ligtas ka na po, hindi na maaaring mabuhay ka tulad ng dati. Ang tunay na kaligtasan ay kapag nakikita sa iyong buhay na ligtas ka. Kaya nga, nakasulat sa Santiago chapter 2, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Mahigpit po itong nagsasaway.
Ito ang salitang sumusuri sa pananampalataya. Hindi ang Bible verse ang magbibigay diin sa pag-uugaling ito, kundi dapat nasuriing muli natin ang pananampalataya. Kaya nga, ang mga Kristiyano ay hindi po dapat maglasing o malasing. Sinabi ko po ito sa inyo noong nakaraang linggo. Isa pa po, ang mga taong nahuhuli ng pera ay mga baliw din. Baliw sila saan? Lasing sila at baliw sa pera. May ibang taong nababaliw sa kanilang mga libangan, tungkol sa kanilang mga ambisyon, yung iba sa sports naman po. Kapag ganun, parang wala sila sa katinuan. Gayunpaman, hindi dapat mahulog ang mga Kristiyano sa mga bagay na ito. At may ibang mga tao na hindi umiinom ng alak, ngunit nalalasing sa ibang bagay. Ikinumpara po ng Biblia ang kalasingan sa pagiging puspos sa Espiritu Santo. Kung ikaw po ay nahuhumaling sa Espiritu Santo, gagawa ka ng mga bagay na hindi mo kadalasang nagagawa. Ang mga taong ito ay nabubuhay ayon sa salita ng Diyos at matapang nilang ipinapangaral ang Ebanghelyo. At ang mga nahihiya noon na manampalataya kay Jesus at mag-evangelize, sila na mga hindi makapagsalita ng maayos dati, ngayon ay may katapangan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sa Gawa chapter 2, nang ang mga alagad na nakatanggap ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes, bigla tumapang sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sinabi ng mga Hudyo na sila ay mga lasing. Nalalasing sila. Sabi nila sila'y lasing sa bagong alak. Marahil ay nakainom sila ng marami. Ano ang sinabi ni Pedro sa kanila? Sapagat ngayon ikatlong oras pa lamang. Noon po, ang ikatlong oras ay alas 9 ng umaga. Nakakita na ba kayo ng lasing sa umaga pa lamang? Kikadalasan, ang mga tao ay marahil hindi naglalasing sa umaga. Hindi siya lasing, ngunit tinanggap kasi niya ang Espiritu Santo. Yan ang sabi ni Propeta Joel. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Napuno po sila ng Espiritu Santo. Kapuspusan. Kaya natanggap ninyo ang Espiritu nang kayo ay maligtas. Ngayon ang salitang napuspos ay nangangahulugang napupuno o di kaya'y umaapaw. Opo, ito po ang ibig sabihin ng mapuno ng Espiritu Santo. Halimbawa, ngayon susubukan kong isalin ng tubig na ito sa baso, ngayon 3/4 lamang yung pong tubig at 1/4 lamang po yung hangin. Hindi ito puno. Kapag ang tubig ay umabot hanggang sa itaas ng baso, aapaw po yon. Yan po yung kapuspusan. Kaya sa Awit chapter 23 verse 5, iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Ang langis ay ang Espiritu Santo. Ibinuhus po niya ang langis sa aking ulo, kaya ang aking saro ay umaapaw. Kapag nangyari iyon, siya na ngayon ay nahuli sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa John 4:14, subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay sa kanya ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Alam niyo po, bagaman uminom ka ng tubig, mauuhaw kang muli. Ngunit ang tubig ng Panginoon ay nagbibigay sa akin ng biyaya. Kapag ininom mo ang tubig ng pag-ibig at biyaya ng Diyos, iyon ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Sa 1 chapter 7 verse 37, kung ang sino man ay nauuhaw, sabi ng Panginoong Hesus, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu, natatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kapag dumating ng Espiritu Santo, hindi ka na masisihan bagaman kumita ka ng maraming pera o maging tanyag ka, hindi na yun ang iyong kasiyahan. Maging ang mga kabataan na hindi na masisihan sa kanilang mga kasintahan. Totoo po ito. Ang mga maliliit na bata ay nilalaro ang kanilang mga laruan. Pagkatapos ay itinatapon nila ito kapag nagsawa na sila. Kung titignan niyo po yung babaeng Samaritana sa harapan ng Panginoong Hesus, may isa, dalawa, tatlo, apat, lima. At ngayon ay ika-anim na asawa. Sabi ng Panginoon at ang kinakasama mo ngayon na hindi mo asawa. Hindi mo pa nakikilala ang iyong asawa na makapagpapasaya sa iyong puso. Tama po ba ito? Ito ang pagkauhaw ng kaluluwa. Kaya mga kapatid,
Bagaman gumawa ang mga tao ng iba't ibang bagay sa mundong ito, wala pong tunay talaga na kapayapaan at kasiyahan. Bakit? Sapagkat ang kanilang kaluluwa ay naliligaw sa harapan ng Diyos at sila ay nasa ilalim ng kahatulan. Kaya sa Isaiah 57 verse 21, walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama. Upang maalis sa mga pag-aalala, bagaman umawit, sumayaw, uminom at gawin mo ang lahat ng bagay, imposible ito. Hindi ito makakalutas. Ang lahat ng mga nauuhaw sa kanilang puso, hali kayo. Subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay, ito yung tubig ng biyaya ng Panginoon. Kaya dapat uminom ng tubig ng ilang beses sa isang araw. Isa sa pinaka-importanting bagay upang mabuhay ay yung pong tubig. Ang taong nauuhaw ay iniisip lamang niya, tubig, tubig, sabi niya, tanging tubig lamang. Subalit, ang sinumang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Yan ang sabi ng Panginoon. Mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay. Hindi na mauuhaw magpakailanman. Pero sabi po, ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya kapag dumating na po ang Espiritu Santo, ang biyaya ay patuloy na aapaw at pupunuin ang ating mga puso. Ang tubig ay dapat na umapaw. Ito ang pag-apaw ng Espiritu Santo. Ngayon paano? Mayroon ka ba talagang kaligayahan, kapayapaan at kasiyahan na ibinibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Makakaya mo bang ibigay ng Panginoon tulad ng pag-ibig niya sa iyo? Makakaya mo bang isakripisyo ang lahat para sa Panginoon tulad ng pagsakripisyo ng Panginoon ng kanyang sarili para sa iyo? Bakit hindi natin ito kayang gawin? Sapagkat hindi ka pa nahuhuli sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Ang biyaya ay hindi pa napupuno sa akin. Kaya nga sa John chapter 10 verse 10, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Sinabi ng Panginoon na ang ligtas ay kanyang tupa. Para sa kanyang tupa, upang sila'y magkaroon ng buhay, sabi niya, ito ay ang kaligtasan at magkaroon nito ng may kasaganaan. Anong ibig sabihin nito? Hindi po ibig sabihin na magbibigay siyang muli ng kaligtasan, kundi dinaragdag niya sa atin ang kumpletong buhay. Sa John 1 verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhati ang gaya ng sa tanging anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya ang Diyos ay dumating sa laman, siya po si Jesus. Si Jesus ay puspos ng biyaya at katotohanan. Ang Diyos ay na kay Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos ay napuspos kay Jesus. Kaya sabi, puspos ng biyaya at katotohanan. John 1:16, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinusundan pa ng ibang biyaya. Kaya noong ako ay naligtas, napas sa akin ang kapuspusan ni Jesus. Kayo nasa akin at ako'y nasa inyo. Kung ako'y nananahan sa Panginoon, ang kapuspusan ng Panginoon ay mapapa sa akin. Puspos din ako ng biyaya at katotohanan. Kaya nga, mapuno ng Espiritu. Galatia 4:19, na para sa inyo ay muli akong makakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Ang buhay ni Kristo ay mabuo. Ang puso ni Kristo ay mabuo. At mula doon, ang pagkatao ni Kristo ay unti-unting mabubuo. Ang lumalagong pananampalataya ay ibig sabihin pinupuno ni Kristo ang puso ko sa pagkatao ni Kristo. Na para sa inyo, sabi ni Pablo, ay muli akong makakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Muli, si Pablo ay nakaranas ng hirap ng panganganak para maligtas ang ibang tao. Kapag nag-i-evangelize po tayo, hindi maari madaling mag-akay ng isang tao. Punta tayo sa church, manampalataya tayo kay Jesus. Ganyan ba ang evangelism? Maraming tao ang hindi alam kung ano ang kaligtasan o kung ano ang ibig sabihin ng maborn again. Kahit pabuong buhay nila ay dumadalo na sila sa church. Hindi po ganyan ang evangelism. Mahalaga na ituro sa kanila kung paano manampalataya. Hindi po madali para sa ibang maligtas. Kapag nag-i-evangelize ka sa ibang tao, dadalo sila sa church, ngunit napakahirap nilang maligtas. Si Pablo po ay minsang nakaranas ng hirap ng panganganak para maligtas ang ibang tao. Kapag ang sanggol ay sinilang, ang ina ay naghihirap sa panganganak.
Yung iba nga, namamatay sila habang nanganganak. Ang hirap at sakit ng babaeng nanganganak at naghihirap pa pagkatapos po niyang manganak patuloy. Bakit? Dito po ay dahil sa pagpapalaki niya ng kanyang mga anak. Kapag ang anak ay sanggol pa, ang ina ay nagpapalit ng diaper, nagpapaligo, at nagpapakain sa sanggol. At kapag ang sanggol ay may sakit, ang ina ay walang tulog at naghihirap para alagaan at panatiling malusog ang sanggol. Kapag ang bata ay pumapasok na sa eskwela, inaalala pa rin ng ina ang kanyang anak, hanggang sa yung anak ay makauwi ng maayos. Sa huli po, ang anak ay nag-aasawa na magkakaroon ng pamilya. Ang mga magulang, ang ina, magulang ay nag-aalala pa rin kung ang anak ba na kanya, ang anak niya ay namumuhay ng maayos o hindi. Kung yung anak niya na nakapag-asawa na ay may problema kaya o wala. Kaya ang mga magulang ay tila ba nabubuhay para sa kanilang mga anak sa buong buhay po nila. Natural lamang po iyon. Tingnan niyo po ang mga hayop. Mayroon sa kanila na namamatay pagkatapos manganak. Ganoon ang mga hayop. Paano naman ang mga tao? Pagkatapos manganak, iniiwanan ba ng mga magulang ang kanilang mga anak? Pinapabayaan mag-isa, sabay sinasabi, bahala ka na sa buhay mo ha. Kapag may ganyang, may nagawang maliit na pagkakamali ang kanilang anak, sinasabi ba ng magulang, masama kang anak, wala na akong pakialam kung mabuhay ka man o mamatay. Wala pong ganyan. Hindi po, tama po. Pwede siyang libakin ng mga tao at sabihin, tao ba siya kung gagawin niya yun? Napakahirap ang nanay niya. Nagpakahirap yung nanay para ipanganak ang sanggol, taong ito. Tanungin mo ang nanay ng taong iyon. Alam niyo po, para sa kanyang nanay, siya pa rin ay isang mahalagang anak. Para sa nanay, ang anak ay isang kayamanan. Kaya huwag po nating pag-usapan ng walang ingat ang anak ng ibang tao. Kapag narinig ito ng kanilang magulang, pinag-uusapan niyo yung anak, masasaktan po sila. Kaya ingatan po natin ang bagay na ito. Alam niyo po, may nabasa po akong libro na isinulat ni D.L. Moody. Sa librong ito, may isang nanay na may anak na lalaki. Subalit dahil siya ay alibugang anak, gumawa siya ng masasamang bagay. Kaya nahuli siya at dinala sa paglilitis. Gaano man po ang pagmamakaawa ng ina, ang anak niya ay hindi po pinalaya. At ayon po sa batas, ang parusang kamatayan ay ipinataw sa kanya. At sinabi ng hukom, bitayin ang taong ito. Ano ang gagawin ng nanay? Ang anak ay nagkasala, binitay siya at namatay. Habang tinitignan ng patay na anak, ang ina ngayon ay nakiusap. Sabi niya, pakiusap, hayaan niyo po akong makuha ang katawan ng aking anak at mailibing siya. Sabi po nila, hindi maaari. Mayroong hiwalay na lugar kung saan inililibing ang mga preso na nahatulan ng kamatayan. Walang magawa ang ina, kaya sabi niya, kung gayon, may pakiusap po ako. Kapag ako ang namatay, pakiusap, ilibing niyo ako sa tabi ng anak ko. Nangyari po talaga ito, hindi po ito katang-isip o gawa-gawa lamang ni D.L. Moody. Sapagkat ang pag-ibig ng nanay po ay walang katapusan, kaya ginusto niyang ilibing katabi ng kanyang anak. Ang isang ina ay naghihirap po talaga ng labis upang maisilang ang isang bata at hindi sumusuko ang kanyang puso sa buong buhay niya para mapalaki ang kanyang anak. Ganyan po ang mga ina. Ipinangaral po ni Apostol Pablo ang ebanghelyo noon sa mga taga-Galacia upang maligtas sila. Ngunit gaya ng hangal, ang mga tao doon ay nadaya at tinanggap ang ibang ebanghelyo. Kasi sabi niya, minamahal kong mga anak na para sa inyo ay muli akong makakaranas ng hirap ng panganganak. Bakit po? Hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Hanggang sa ang pagkatao ni Kristo ay mabuo sa inyo. Kaya noong natanggap natin ang kaligtasan, ang buhay ng Diyos ay napasa atin na at naging anak na po tayo ng Diyos. Ang Espiritu po ni Kristo ay napasa atin, subalit yung lumang pagkatao ay nasa atin pa po. Kaya nung naligtas tayo, gaano nga natin ginugusto na ang masasamang pag-iisip at ang likas ng mundong ito ay mawala na sana.
ano ang dapat nating gawin sapagkat ang mga bagay na ito ay nasa atin pa? Ang kailangang magawa ay lumago ang pananampalataya. Ibig sabihin, lumalago ang pananampalataya kapag sinabing lumalago, si Kristo ay nabubuo sa inyo. Yung sariling pagkatao niya ay nabubuo sa inyo at unti-unti nang nawawala yung dating kayo. Sa una, nung ikaw ay naligtas, 20% lamang po ang Panginoon sa iyo at 80% pa rin yung ikaw yung dati. At kapag lumago ng kaunti ang pananampalataya mo, magiging 50-50. 50% lang sa Panginoon at 50% ka. Kaya ang lakas ay pareho. Nabubuhay ka ayon sa banal na espiritu, minsan ayon sa laman. Sa Galatia 5 verse 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu, at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi nyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Kaya ang mga ito ay magkasalungat sa isa't isa. Ang laman sumasalungat sa iyo na mamuhay ka ayon sa banal na espiritu. Kaya may paglalaban. Yung laman, salungat sa espiritu, salungat sa isa't isa. Kung minsan para kang nabubuhay sa Espiritu Santo at minsan nahahatak ka sa laman, hanggang kailan ka mabubuhay ng ganyan? Kapag ang pananampalataya mo po ay lumagupa, magiging 70% na po yung Panginoon sa iyo, yung laman 30% na lang. Hanggang sa maging 80% ang Panginoon, ikaw 20% na lang. Kapag ganito po yung level, ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay mas malakas na, kaya ang pagnanasa ng laman ay wala nang magagawa. Kaya nga sa Galatia 5 verse 16, lumakad kayo ayon sa espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman. Sa ganitong level, mabubuhay na kayo ayon sa banal na espiritu. At ang pagnanasa ng laman ay hindi na masusunod at hindi ka mabubuhay ayon sa laman dahil mas malakas na ang espiritu. Halimbawa po, eto po. Dahil po sa law of gravity, kapag binitawan ko ito, mahuhulog po ito. Mababasag ito kapag nahulog. Ngunit hindi ito nahihulog. Bakit? Dahil hawak-hawak ko po. Hindi ito nahuhulog dahil may mas malakas na pwersa na humahawak nito kaysa sa law of gravity. Ngunit mayroon pa rin pong lakas na pwedeng magpabagsak nito. Anumang oras na bitawan ko po ito, mahuhulog ito. Parang ganun po, kapag ang kapangyarihan ng banal na espiritu na nasa akin ay hinahawakan ako, ang lumang pagkatao ay walang magagawa. Para maging ganun po tayo, ang sagot dapat mapuspos po tayo ng banal na espiritu. Kaya ang pagkapuno ng banal na espiritu ay nangangahulugan na ang lahat ng kapuspusan ng Diyos kay Kristo ay mapuno sa atin. Yan ang puspos ng banal na espiritu. Kaya dito sa Efeso chapter 4 verse 13, sabi hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Ganap na kapuspusan ni Kristo. Nabubuo si Kristo sa atin at naaabot ang sukat ng kapuspusan ni Kristo. Pataas ng pataas, napupuspos tayo ng Panginoon. Kaya nabubuhay tayo ngayon sa ating pananampalataya, ngunit may malaki tayong problema. Habang matapat kang nagbubukas ng salita sa Biblia at nananalangin, ikaw ba ay isang taong talagang lumalago sa pananampalataya o isang taong napabilang pa rin sa laman, bata pa sa pananampalataya? Kaya dapat niyo po itong malaman. Kaya gaya po ng sinabi ko noong nakaraan, sa paningin ng Diyos, isa siyang napakaliit na bata na hindi lumalago sa pananampalataya, ganyan ang ibang tao, ngunit inaakala nila na lumago na sila. Gaya ng nakita ko sa isang dyaryo dati, ang isang batang babae ay 5 taong gulang at naging parang isang lola. Matanda na siya. Ang kanyang kapatid na lalaki ay 7 taong gulang at namatay siya sa katandaan. Ang tawag dito, sakit ng pagtanda. Tumatanda sila bago pa man sila lumaki. Ang mga Kristiyano ay pwede ring magkaroon ng ganitong sakit. Alam niyo po ba? Hindi po ba ito nakakilabot? Gayunpaman, hindi niya ito alam. Nagkukunwari siyang ang kanyang pananampalataya ay lumago na raw at sinisikap niyang ituring siya bilang isang mature na at nagiging mapagmataas siya at hinuhusgahan ng iba. Sa Efeso chapter 3 verse 19, sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos.
Sinabi niya na nananalangin siya na kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Sa tingin ko dapat itong patuloy na sabihin sa inyo, sa mga problema, marami dahil makalaman pa. Ito po ay upang maisaayos ito. Alam niyo po, napakaraming mga formal na Kristiyano na hindi ligtas at nagkukunwaring may mabuting pananampalataya. Ngayon, kung tayo ay ligtas, hanggang kailan kayo magiging Kristiyano sa laman? Hindi niyo po ba ito alam? Ito po ay isang mahalagang bagay. Kaya may isang taong hindi interesado na sinasabing kailangan kang maligtas o may panganak na muli. Sinabi niya, palagi akong pumupunta sa church, nananampalataya naman ako. Kung nagtatrabaho ako ng maayos, nananampalataya ako ng maayos. Sabi pa nila, mayroon bang anumang espesyal? Ang pagiging hindi ligtas ay ang unang pagsuway. Kaya wag lang po tayo sa formalidad. Ganyan kasi ang mga peking Kristiyano. Kahit sabihan mo maligtas ka, wala po silang pakialam. Sa tingin nila, hindi po yun mahalaga. Hindi sila interesado kapag sinabing maipanganak silang muli. Wala silang pakialam. Ang mahalaga po sa kanila ay makapunta lang sa church. Para sa kanila, pananampalataya na po iyon. Alam nila, nananampalataya sila ng maayos. Mayroon bang ibang anumang espesyal, yan ang isip nila. Pero kung hindi ka pupuligtas, born again, ito yung unang pagsuway. Efeso chapter 2 verse 8, sabagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Natanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng biyaya. Ang mga regalo ay ibinibigay po ng walang bayad. Nagsasabi tayo ng thank you kapag natanggap natin, thank you lang po. Gaya nito, sinabi niya natanggapin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Bakit po? Sinabi niya magbigay at tumanggap. Tayo ay ligtas na. Noong tayo ay naligtas na, tinanggap din po natin ang Espiritu Santo. Ngunit ngayon sinasabi niya na mapuno ng Espiritu Santo. Kaya sinabi niya na ipagkakaloob niya sa inyo ang kapuspusan ng Espiritu, ngunit hindi ba kasalanan kung hindi natin tatanggapin ang kapuspusan ng Espiritong ito? Kasalanan din po ang hindi mapuno ng Espiritu Santo. Ito ay isa ring kasalanan ng pagsuway. May mga taong nagsasabing ang kahulugan ng mapuno ng Espiritu Santo ay ganito. Sabi nila, ang salitang iyan ay para sa isang taong espesyal. Kapag napuno siya, nagiging espesyal siya. Hindi po. Ang salitang ito ay hindi para sa isang espesyal, kundi ito po ay para sa ating lahat ng mga Kristiyano. Kailangang mapuspos tayo ng banal na Espiritu at hindi yan espesyal. Hindi po ibig sabihin nito na gumagawa ka ng nakakagulat na himala o gumagawa ka ng mga dakilang bagay. Sa simpleng salita, actually ito po ay pinakakaraniwan lang. Normal lang po. Nais kong sabihin sa mga magulang na nagpapalaki ng mga anak na Kristiyano, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong palakihin ang mga anak na kakaiba. Huwag niyo pong subukang gawing parang napakadakila ng inyong mga anak. Kadalasan ang mga mabubuting tao ay mapanganib. Halimbawa po, kung ang anak ninyo ay maraming alam sa sanlibutan bago siya maligtas, bago niya malaman ng salita ng Diyos, yan ang magiging hadlang ngayon para makilala niya ang Diyos. Kung siya ay maging isang sikat na tao, siya ay mas lalong mapapalayo sa Diyos. Kaya sa Luke 6:26, sabi po, kahabagabag kayo kapag ang lahat ng mga tao ay nagsasabi ng mabuti tungkol sa inyo. Kung ang Kristiyano ay namumuhay ng matuwid, ang Kristiyano ay hindi matatanggap ng sanlibutan. Minsan, nakakarinig tayo ng papuri. Ngunit minsan tayo naman ay kinapupuutan at sinusumpan ng walang anumang dahilan. At minsan, inuusig tayo.
Yan ang nangyayari sa atin kapag pinipilit nating mabuhay bilang tunay na Kristiyano. Sinasabi ng Biblia sa 2 Timothy, sa chapter 3 verse 12, sabi, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ngunit bakit? Sapagkat tayo na po ay iba sa sanlibutang ito. Ipinako ng sanlibutang ito ang anak ng Diyos. At tayo po ay nabibilang sa Diyos at ang kasamaan ay mula sa sanlibutan. Sa palagay niyo po ba ay tama lamang kung ang mga Kristiyano ay maging tanyag at pinupuri ng mga taong ito? Kung kayo po ay magiging katangi-tangi sa sanlibutan, marahil taga-sanlibutan talaga kayo, nabibilang kayo sa sanlibutan. Sa aklat po na isinulat ni D.L. Moody, inilarayawan po niya si Sankey bilang isang magaling na mang-aawit. Si Sankey na maraming na itulong kay Moody noon, dumalo siya ng Bible Seminar isang araw at siya po ay naligtas. Siya po ay nasa mataas na katungkulan sa gobyerno. Gayunpaman, siya po ay talagang umawit. At nung si D.L. Moody ay nagsagawa ng Bible Seminar, si Sankey po ay umawit ng papuri at nahipo niya po ang mga tao doon. Kasi sinabi po ni Moody kay Sankey, Brother Sankey, bakit hindi natin ipangaral ang ebanghelyo ng magkasama? At sinabi ni Sankey, okay. Sa kanunayan po si Sankey po talaga ay kapuri-puri sapagkat mayroon po siyang napakagandang trabaho. Ngunit alam niyo po, inuna niya muna ang ebanghelyo at isinakripisyo ang kanyang sarili para sa pangangaral ng ebanghelyo. Kaya dahil na napakasikat ni Sankey, ang naging anunsyo nila sa Bible Seminar noon ay ang pamagat nila si Moody ang mangangaral ng ebanghelyo at si Sankey ang aawit papuri para sa ebanghelyo. Sa English, Moody preaches the gospel and Sankey praises the gospel, sabi po. Maraming tao ang dumalo sa Bible Seminar upang hindi lamang makapanginig ng pangangaral ni Moody, kundi upang mapakinggan din ang pag-awit ng papuri ni Sankey. At si Sankey ay naging malaking tulong sa pangangaral ng ebanghelyo. At mayroon pang ibang tao na kagaya ni Sankey. Sa Germany naman po, noon hindi alam ni Count Sensendorf kung ano ang gagawin pagkatapos maligtas. At isang araw, nakita po niya ang isang painting sa isang museum kung saan nakapako ang Panginoong Hesus sa krus na mayroong koronang tinit. At ganito ang salitang nakalagay sa painting, "Ginawa ko ang lahat para sa iyo, ano naman ang nagawa mo para sa akin?" Pagkakita po ni Sensendorf, umiyak po siya. Napatapa. Dumapa siya sa harap ng painting sapagkat wala pa siyang nagawa. Wala pa siyang nagawa para sa Panginoong Hesus. Ang Panginoon, ang anak ng Diyos, ay namatay sa krus at idinanak ang lahat ng kanyang dugo para iligtas ako, sabi niya. Ngunit wala pa akong nagagawang anuman para sa kanya. At siya ay nagsisi sapagkat hindi siya nabuhay para sa Panginoon. Simula po noon, nagpasya siya na ilaan ang kanyang natitirang buhay para kay Hesus. Dahil isa po siyang konde, siya ay mayaman. Ang mga banal na naligtas na sa Moravian Church sa England ay ipinangaral ang ebanghelyo sa buong mundo at sa pamamagitan ng kanilang tulong, si John Wesley ay naligtas. At si Zinzendorf ay nangaral ng ebanghelyo kasama po niya si Wesley at inihandog ang kanyang kayamanan sa mga banal sa Moravian upang makapangaral. Ginamit po niya talaga ang kanyang pera para sa pangangaral ng ebanghelyo. Hindi kagaya nila, alam niyo po, may isang tao naman, gusto ko lang pong ibahagi, isang tao na naging conductor sa ating church choir noon. Hindi na po siya ngayon dumadalo sa ating church. But anyway, patawad po kung babanggitin ko po ang tungkol sa kanya. Ngunit, yung dati po nating conductor sa church choir noon ay talaga pong napakaganda ng kanyang tinig. Ang kanyang pag-awit ay laging hinihipo ang aking puso.
Kaya tinanong ko po siya, kagaya ng ginawa ni Moody kay Sankey, umaasa ako na lalo kang magiging aktibo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Umaasa ako na ang kanyang pag-awit ay makakatulong sa mga tao na maunawaan ang Ebanghelyo at upang ang kanilang puso ay mahipo sa pamamagitan ng kanyang pag-awit ng papuri. Ngunit, mabilis po siyang bumaling sa sanlibutan upang umawit sa pamamagitan ng pagkita ng salapi. Di ko na po alam kung nasaan siya ngayon. Kaya kahit na binigyan po siya ng Diyos ng magandang talento, siya po ay lalong tumuon, hindi para sa Ebanghelyo, pero para po sa pagkita ng salapi, upang maging tanyag at papurihan ng ibang tao. Yan po ang nangyari po sa kanya. Kaya pakiusap, huwag niyo pong gawin na katangi-tangi ang inyong mga anak. Ano po ang dapat ninyong gawin? Dapat niyo silang gawing mga Kristiyano. Gawin silang normal na tao. Ano po ang ibig sabihin ng normal na tao? Hindi katangi-tangi, ngunit mga normal na Kristiyano. Kaya kahit na tayo po ay napupuno ng Espiritu Santo, hindi ibig sabihin special na po tayo. Itiklop nyo ang inyong mga daliri, ang pagtiklop ng daliri ay hindi po special, normal. Kaya sa ating mga anak, gawin lang po natin silang normal lang. Huwag katangi-tangi. Gaya nito, tignan nyo po. Kapag ginagalaw ko, normal lang po, tama? Hindi po ito special. Ang partikular na bahagi ng katawan ay hindi espesyal. Ibig ko mong sabihin ng pagbubukas ng isang bibig ay normal. Ang mata ay dapat makakita ng mga bagay. Ang mga kamay naman para po sa paggawa. At ang paa para naman po sa paglalakad. Bibig, mata, may kanya-kanyang gawain. Tenga para makinig. Kamay, paa para maglakad, para gumawa. Ang mga normal na gawain ito ay dapat magawa. Sa ating katawan, mayroon pong lakas na dumadaloy at naikakalat mula sa itaas patungo sa ibaba, mula sa utak na nasa ating ulo, naikakalat ang sustansya at nababahagi sa katawan. At ang Panginoon, alam natin, siya po yung ulo. Tama po ba? Tayo pong mga born again Christian ay katawan ni Kristo at bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan. Kapag inutusan ng ulo ang daliri na tumiklop at hawakan ng baso, at hindi ito nangyari, tiyak may problema. Ang pagiging normal po, kapag ginalaw, gagalaw po talaga pag inuutusan ng ulo. Halimbawa, nag-utos, pero wala pa rin ginawa. Hindi gumalaw. Yan ang hindi normal. Ang pagiging normal po ay ibig sabihin na pagsunod sa kung anong sinasabi ng ulo. Kaya kailangan nating mabuhay bilang bahagi ni Kristo. Kung hindi tayo napupuno ng Espiritu Santo, hindi tayo magiging normal. Kaya napakahalaga po nang mapuno kayo ng Espiritu Santo. Kapag nagsasalita ako tungkol sa mapuno ng Espiritu, maaring isipin ninyo na maaring hindi ako maaring mapuno ng Espiritu. Iyon ay para lamang sa mga apostol gaya ni Pablo at ni Pedro. Ngunit hindi po totoo yan. Para sa normal na buhay pananampalataya ng mga Kristiyano, talaga po dapat mapuno tayo ng Espiritu Santo. Kahit ang mga sasakyan ay dapat na tumakbo ng normal upang makapagbiyahe ang mga tao ng malayo at walang aksidente. Kung ang kotse ay nasira ng kaunti, mag-aalala tayo at hindi magiging komportable. Kaya uulitin ko, normal lang po ang mapuno ng Espiritu Santo. Walang anumang espesyal sa pagiging puspos ng banal na Espiritu. Tandaan niyo po ito, hindi ito espesyal. Normal lamang po ito. Hindi nais ng Panginoon na maging espesyal tayo. Nais lamang niya na mabuhay tayo ng normal. Special yung pagiging normal sa tamang daan bilang kanyang mga anak. Kaya sabi po sa 2 Corinthians 13 verse 11, sinabi ni Apostol Pablo sa mga banal sa iglesia ng Corinto, sa katapus-tapusan mga kapatid, magalak kayo. Isaayos ninyo ang mga bagay-bagay.
Sabi niya, isaayos niyo ang mga bagay-bagay. Magalak kayo. Isaayos niyo ang mga bagay-bagay sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Kasi Mateo chapter 5 verse 48, kaya't kayo ngay maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Paano tayo magiging perpekto kagaya ng Diyos o sakdal gaya ng Diyos? Dapat paunti-unti, step by step, tumulad tayo sa Kanya. Naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang Kanyang kalooban. Yan ang sabi sa Hebrews 13 verse 21. Kaya una, dapat tayong maging ganap sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Paano po? Ang ating buhay pananampalataya ay dapat lumago. Dapat mapuspos ng Espiritu Santo. At pagkatapos ay magagawa nating maging ganap at magagawa ang kalooban ng Diyos. Sa Luke 6:26, bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko? Sinasabi mo sa iyong bibig, Panginoon, Panginoon. Ngunit ano bang ibig sabihin ng Panginoon? Ibig sabihin po, Hari o Master. Sinasabi mo, Panginoon, ngunit hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos kung gayon ito ay kasinungalingan. Mayroon siyang ibang Panginoon. Sa kanyang sariling pag-iisip, maring ang pera ang kanyang Panginoon. Ang mga taong gusto niya, sila ay Panginoon. At sa ibang mga tao naman, ang kanilang mga anak, ang kanilang Panginoon. Sa 1 Peter chapter 3, verse 15, kundi sa inyong puso, ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Kaya gawing Panginoon si Kristo sa inyong puso. Kung gagawin niyo siyang inyong Panginoon, ay gagawin ninyo ang kalooban. At kung gagawin niyo ang Panginoon ng Diyos sa inyong, Panginoong Diyos bilang Panginoon niyo, kayo ay magiging banal. Ibig sabihin, hindi magkakasala. Simula na ang Panginoon ay maging Panginoon ko sa aking puso, palagi akong nakikipag-usap sa Panginoon. At kung ito ang kalooban ng Panginoon, kung kalooban niya gawin mo, hindi yung kalooban mo, ganito, normal lang po ito, hindi special. Natural lamang, normal ito. Ang mga Kristiyano ay dapat mapuspos po talaga ng Espiritu Santo sa kanilang tahanan, sa kanilang buong buhay. Bilang mga magulang, dapat kang mapuspos ng Espiritu upang mapalaki ang iyong anak. Sila ay mahalagang buhay na ipinagkatiwala ng Diyos, kaya ginagawa mo ba ang gusto mo? Dapat natin silang ibigay sa Diyos pagkatapos silang palakihin. Palakihin ng maayos sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pag-ibig at habag. Ang gawin. Gawin ang bagay na hindi mo maaring gawin kapag pinipilit mo, hindi yung kagustuhan ng anak mo. Tama po ba ito? Yung pinipilit mo yung kagustuhan mo para sa anak mo? Ang pagiging magulang po ay hindi madali. Sa 1 Corinthians 13 verse 4, ang pag-ibig ay matiisin. Bakit? Dahil maraming bagay ang hindi kayang tiisin. Sabi po, hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan. Kaya sinasakripisyo ng magulang ang kanilang sarili para sa anak. Pinapasa nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. Pinagsisimula sa pagiging matiisin hanggang sa tinitiis ang lahat ng bagay. Ang inyo bang anak ay kayang lumaki sa kanyang sarili, narin ang pag-aalaga lagi ng magulang. Nabibigyan ba sila ng edukasyon sa pagpapadala lang sa kanila sa eskwelahan? Gusto ng mga magulang na mag-aral sa magandang paaralan ng kanilang anak? Mabuti po ito. Kung ang iyong anak ay nag-aaral sa magandang eskwelahan, paano naman ang church? Ang church school ay higit na mas mahalagang paaralan sa mundong ito. Ang paaralan sa mundong ito ay lugar kung saan tinuturuan ng kaalaman ng isang tao upang makapamuhay sa mundong ito. Gayunpaman, ang church school ay lugar kung saan natututo ang mga bata tungkol sa Diyos. At ang church ay ang lugar kung saan sila naligtas sa pamamagitan ng salita. At nagiging sakdal sila bilang anak din ng Diyos.
Upang mangyari ito, dapat kayong maging isa sa inyong mga magulang at ang mga teachers ng church school ay dapat ka ring tumulong. Kumuha po kayo ng parent education school, church school po natin. Sa parent education, mayroon pong father's classroom at mother's classroom. Alam niyo po ba kung gaano kahirap ang gumawa sa church school? Upang maging mabuting ama, kailangan mong matuto sa father's classroom. At upang maging karapat dapat bilang isang nanay, hindi ba dapat na matuto ka kung paano maging Christian mother sa mother's classroom? Magaling po silang magturo doon sa church school. At marahil po ang iba sa inyo ay natutuhan na ang mga bagay na ito. Kung magbabago ang magulang, ay magbabago rin po talaga ang anak. Ang mga dakilang anak ay lumalaki sa ilalim ng dakilang magulang. Kung hindi, ay hindi lalaki ng maayos ang anak. May kasabihan ng salita at gawa ng isang ama ay naipapasa sa anak. Yan po yung kasabihan. Siyempre po, kahit na gaano magsikap ang mga magulang, hindi maaaring mangyayari ang iyong nais, ngunit kailangan mo pa rin itong gawin hanggang sa huli. At bilang mga magulang, ama at ina, dapat tayong mapuspos ng banal na espiritu upang makapamuhay po tayo ng normal. Hindi madali na maging asawang lalaki at hindi madali na maging asawang babae. Ibig sabihin ay nangangailangan ito ng pagtitiis. Kailangan may pag-ibig. Kailangan may sakripisyo at kailangan din ng pagpaparaya. Ito ay dahil sa ang mag-asawa ay pagsasama ng dalawang magkaibang tao. Ang mga Kristiyano ay dapat na mapuspos ng banal na espiritu. Dapat po tayong mapuspos ng biyaya. Dapat tayong mapuspos ng katotohanan. Ito po ay upang mahalin ng mga anak ang kanilang magulang ay dapat mapuspos ng banal na espiritu. Paano mo ito igagawin kung susubukan mong mabuhay sa Christian life sa loob ng church? Kasi sa loob ng church dapat matuto po tayo kung paano tayo mapuno ng Espiritu Santo. Ngunit kung basta lang po kayong pupunta ng church at umaawit ng himno, nananalangin, nagbibigay ng offering, pagkatapos gumawa, gagawa ng service work, pagkatapos magiging maayos na ba ang lahat? Kung titignan po natin sa Filipos chapter 3 verse 3, sabi po doon, sumamba sa Diyos sa Espiritu. Kaya dapat ka rin maglingkod sa Espiritu Santo bilang banal na Espiritu. Magkaroon ng puso na nagmamahal sa Panginoon upang mabigyan siya ng kasiyahan ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tuwing kayo ay pumupunta ng church at nahulog ang piraso ng papel sa sahig, dapat po natin itong pulutin at linisin. Tratuhin po natin ang mga brothers at sisters ng may pag-ibig. O kaya gabayan ang mga bagong naligtas. Ang mga ganitong klase ng paglilingkod ay dapat gawin na gaya ng pag-uutos sa atin ng banal na espiritu. Sa kabilang banda, kung hindi mo nais sasabihin mo, hindi ko gagawin yan. O kaya alisin mo iyan. Ang tanong, naglilingkod ka ba para sa tao? Kundi dapat maglingkod tayo sa Panginoon na nagligtas sa atin. Sa Gawa chapter 6 verse 3, kaya mga kapatid, pumili kayo na sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao. Puspos ng espiritu at ng karunungan na aming maitatalaga sa tungkuling ito. Kaya hinanda po noon yung pong 7 diakono. At sila po'y puspos ng karunungan at ng banal na espiritu. Ang mga diakono po ay nararapat na mapuno ng banal na espiritu. Sinasabi po ng iba, sabi nila, hindi ako diakono. Kahit na po ang mga simpleng tao ay nararapat na mapuno ng espiritu. Kaya ang salitang diakono po ay manggagawa. Napakarami pong manggagawa mula sa ating iglesia. Narinig po ang salitang ito. Sinabi po nila na maging ang sinuman ay nabigyan ng posisyon bilang diakono, kung hindi siya naglilingkod, hindi siya pwedeng tawaging diakono. Kasi sinabi ko po, magaling.
Sapagkat yung pong kahulugan ng diakono sa Chinese character ay gumawa, maglingkod. Ito po ang manggagawa. Kaya sa Romans 16 verse 1, sabi po, ipinagtatakubilin ko sa inyo si Phoebe na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Sentria. Nung isinulat po ni Apostol Pablo ang aklat ng taga-Roma at ipinadala ito sa Roma, isang sister na nagngangalang Phoebe ang kumuha nito sa kabila ng maraming mga problema. Sinabi po niya na siya ay isang kamanggagawa o manggagawa sa iglesia ng Sentria. Bilang manggagawa, si Phoebe ay parang isa pong diakono. Deaconess, ano po ba ang diakono? Ito po ay manggagawa. Kahit na hindi ka binigyan ng official appointment, kung ikaw ay gumagawa ng isto at nakita ng Panginoon, ikaw ay diakono. Ang mga diakono po ay dapat na mapuno ng banal na espiritu. Kahit hindi ka po nakatanggap ng opisina, kung ikaw po ay puno ng Espiritu Santo, ang tao pong iyon ay isang diakono sa paningin ng Diyos. Ikaw po ay dapat na mapuno ng banal na espiritu sa iyong gawain. Bakit po kailangan mo itong gawin sa iyong gawain? Sapagkat sa Colossians 3 verse 23 hanggang 24, anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon. At hindi sa mga tao, yamang inyong nalalaman na ang Panginoon o sa Panginoon ay tatanggapin niyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Ang lugar kung saan tayo nagtatrabaho ay lugar din po kung saan natin pinaglilingkuran ng Diyos. Kayo po ba ay nag-iisip ng ganito? Ano ba ang dahilan at ako ay gagawa ng husto? Maliit lang naman ang natatanggap kong sweldo. Meron po bang pag-iisip na ganyan? Sabi po ng Biblia, anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kaya ang lugar na yan ay lugar kung saan mo pwedeng paglingkuran at sambahin ng Diyos. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Kung hindi ka po tumatanggap ng sapat ayon sa iyong pagtatrabaho, idadagdag po ito sa iyo ng Diyos bilang bonus. Kaya sabi, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Kung nakakakita ka man ng iba o hindi, o nakikita ka man o hindi, kung magtatrabaho ka bilang isang Kristiyano, ikaw ay itataas. Alam po ito ng may-ari. Alam nila kung ang empleyado ay tunay na gumagawa o nagpapanggap lang sa paggawa. Kahit na parang hindi sila nagmamasid, nakikita nila at alam nila yan. At ipinagkakatiwala nila ang mga mahalagang bagay sa mga masisipag. Sa Amerika po, alam nyo po, may isang sister po sa ating church na nakakuha ng trabaho sa palengke bilang tindera. Subalit handa po siyang gawin ng bagay na hindi naman niya trabaho. Gaya po ng paglilinis ng sahig at pag-aalis ng mga maduduming marka. Isang araw po, nakita po siya ng may-ari. Kasi sabi niya, magaling, siya ay karapat dapat. At itinago po siya ng may-ari bilang manager. Kaya naging manager po siya. Totoo po. Kawikaan 22 verse 29. Nakikita mo ba ang taong mahusay sa kanyang gawain? Siya'y tatayo sa harap ng mga hari, hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak. Hindi niya po ito ginawa upang makuha ang posisyon bilang manager. Iniisip po niya na ang lugar na iyon ay lugar kung saan niya pinaglilingkuran ng Diyos. Kaya nga Matthew 5:16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kaya hindi ba dapat na magliwanag tayo sa harapan ng mga tao? Ipaliwanag natin, magliwanag ang Diyos sa atin. Paano? Sa pamamagitan ng mabubuting mga gawa. Ibig sabihin po nito na dapat po nating ipakita na tayo ay mga anak ng Diyos at mga Kristiyano talaga sa buhay. Kung hindi at sasabihin natin, ako ay Kristiyano, maniwala kayo kay Jesus, subalit hindi nakikita sa buhay mo, sasagutin ka nila, ikaw na lang ang maniwala, ayaw namin. Hindi po sila maniniwala. Kasi sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 1, gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo inyong sariling asawa.
kahit nang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanilang asawang babae. Siyempre po, dapat po tayong magsalita upang makapag-evangelize. Subalit, ang mga hindi mananampalataya ay nagnanais po na makita ang pagbabago sa ating buhay at iisipin po nila sa kanila mayroon talagang katotohanan. At magtatanong sila sa atin tungkol sa ating pag-asa. Sila ay ibang-iba mula sa ibang tao. Sila ay mga tunay na Kristiyano, sasabihin nila. Kaya dapat po nating magawang mapaniwala ang mga hindi mananampalataya. Para po dito, ano po ang dapat nating gawin? Dapat po tayong mapuno ng Espiritu. Ang buhay din po sa pamilya, pag-isipan po natin ng malalim ito. Mapuno ng banal na Espiritu. Hindi ito espesyal, subalit ito po ay utos na ibinigay ng Diyos sa lahat ng Kristiyano. Kung tayo po ay puno ng banal na Espiritu, magkakaroon tayo ng makapangyarihan at malakas na Christian life. May tapang. Ibig sabihin po, kaya nating sabihin, tignan mo ako, anak ako ng Diyos. Dapat po natin itong maipakita sa kanila na tayo ay tunay na Kristiyano. Sa Matthew 5:16, sa huli, sabi, at dulwalatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Hindi ito nangangahulugan na pupurihin ng iba, pupurihin ka ng iba at sasabihin nila, wow, yan ang tunay na Kristiyano. Subalit ang ibig sabihin po doon ay, sa mga puno ng Espiritu, ang mga tao ay maliligtas din dahil sa kanila. Nakita ko po ang isang sister, siya po ay nagtatrabaho sa ospisina. Pagkatapos po niyang maligtas, siya po ay tuluyang nagbago. At nag-evangelize po siya. In-evangelize niya lahat ng kanyang mga katrabaho sa kumpanya. Ito po ay talaga napakagaling. Paano? Dapat po nating ipakita ang mga pagbabago sa ating buhay. Subalit kung magsasaya tayo sa mundong ito kasama ng mga kaibigan, nakikipag-inuman, sabay magsasalita ka, kahit na sinasabi ng iyong mga kaibigan, okay, kahit naniniwala ka kay Jesus, tama, sasabihin nila. Dapat gayahin ka ng ibang mga naniniwala din. Pero sa loob-loob po nila, sasabihin nila, peke ka. Ikaw na lang ang maniwala. Huwag kang mag-aya sa akin. Hindi sila maniniwala. Kaya dapat maipakita po natin na kakaiba tayo, na bago na. At gugusto nilang malaman ang ating pananampalataya. Gusto ng mga hindi mananampalataya na malaman ang dahilan ng mga Kristiyano tungkol sa kasiguraduhan nila, kaligayahan, pagpapahalaga at layunin. At mai-evangelize natin sila. Kung may pagbabago, makapangyarihan ng salita. Magkakaroon po sila ng interest dahil nakikita nila na yung Espiritu Santo ay kumikilos sa atin. Kaya ang mapuno ng banal na Espiritu ay hindi po espesyal, subalit ito ang utos sa lahat ng mga Kristiyano. Ito po ay normal para po sa buhay Kristiyano. Marami pa po akong sasabihin pero talagang kulang ang time. Kaya ipagpapatuloy ko na lamang po sa susunod na linggo. Manalangin na po tayong lahat. Ama naming Diyos na mahabagin, salamat po at iniligtas niyo kami mula sa maraming tao sa katapusan ng panahon. At salamat din po at ihiniwalay ninyo kami para sa Panginoon upang kami po ay makapamuhay bilang mga anak ng Diyos, Kristiyano sa Iglesia na siyang katawan ni Kristo. Panginoon, kami po minsan ay hangal at kulang sa karunungan kaya hindi po namin alam ang kalooban ng Diyos. Kung hindi kami ay nabubuhay ayon minsan sa pag-iisip lamang namin. Kaya Panginoon, pakiusap, punuin niyo po kami ng inyong biyaya, salita, ng karunungan, kapangyarihan, ng higit at higit pa. Upang kami po ay mapuno ng banal na Espiritu at makapamuhay ng maayos bilang anak ng Diyos. Hayaan po ninyong sundin namin ang banal na kalooban ng Diyos upang maluwalhati po namin ang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.